Welcome back sa ating channel, Reg TV. At kung hindi pa nagagawa, please subscribe, like, at comment. Today, election pa rin tayo. Ano pag-uusapan natin is election related. Yan. So, dalawang bagay pag-uusapan natin. Ano, kasi, okay to, ano? Robin Padilla, ang kumumpleto na, ano, sa Uniteam Senate Slate. Yan. And then pag-usapan natin ito, pinag-iinitan daw yung Leni Kiko HQ. O yung mga poster. Ano, ito yung Leni Kiko sa HQ nila sa Isabela. So alam naman natin yung Isabela, di ba? Ano yan? Norte yan eh. So tingnan natin, mag-react tayo sa video. Ano? As to, well, hindi malinaw kung bakit binaklas. Okay. Data information doon. So, dahil na natin itong kay Leni na balita or video ng pagbaklas ng poster niya o yung tarpaulins. Bawal daw? Private? O oh, ano naman? Pwede ba dahan? Pwede ba dahan-dahan? Kung hindi nyo alam mga kababayan, ang Comelec po kasi naglunsad na ng Oplan Baklas. Okay, so binabaklas nila yung mga posters na lumalabag ano sa guidelines. Tulad ng dapat sa common area mo lang ilalagay. Dapat kung private yan at may pahintulot ka. At may sizes ano na sinusunod. Tingin ko rito nadali sa size 2 eh. Kasi ang laki masyado eh. Yan o, oh, laki o. Oh. Ulitin natin. Yan o. Oh. Ito mo yan o, oh, parang dalawang palapag o. Oh. Parang dalawang palapag yung ano, yung taas. Hindi pwede ganyang kalaki eh. Ano? Well, yung pre-campaign period, okay pa yan eh, mga ganyan. Ngayon, kandidato ka na, I mean, you have to abide by the rules. Okay? Now, posible, no? Hindi natin maaalis, no? Na may napagtripan din to kasi Isabela ay North yan. And yung gubernador dyan pledged for bongbong, you know, support. So, posible na pag-initan din. Pero, again, sayang naman. Nasilipan ka, tawal, laki, oh. Parang pang billboard, eh. Parang pang billboard, tapos, nakalagay na sa baba. Tignan mo naman kung gaano kalaki. Tignan mo itong tao. Itong tao, kumpara mo sa poster, ayan, oh. So, sa size na dali to, sigurado. So, binigyan nyo ng pagkakataon ang otoridad na tanggalin niya poster ninyo. Man yung tarpaulin. Bakit masasayang? Eh, babaklasin naman. Anong sayang daw yung tarpaulin? At tapon yun eh. So, no-confis ka yan. Siyempre, tatapon din yan. Sayang talaga. Pero ganun talaga eh, lumabag kayo. Okay, para sa akin, ang laki niya sobra oh. Baka sa size siya nadali eh. Pinuntahan sila ng mga pulis oh. May mandato pa ang pulis, siyempre. Yung tarpaulin, pwede bang dahan-dahan lang? Yung tarpaulin daw, sayang. Dahan-dahan lang daw, baklasin. Hindi, kukumpiskahin na nga eh. Ba't nangiinayang ka pa? Ang laki oh. Nagtatanggal ng pulis oh. Taka Comelec. Taka Comelec daw yung iba dyan eh. No. Well, siguro na pagkutusan din ito ng ano-ano. Ng kanilang gobernador o sino mang mayor dyan sa Isabela ay sa Chago City. Siguro makabongbong din yun. Muna tayo ito sa inyo na nag-alis. Sayang yung tarpaulin oh. Ba't naghihinayang ka, boy? Eh, tatapon lang naman nila yan eh. Diba? Kahit sirain nila.
So, check natin kung ano yung rules, ano yung guidelines. Masyadong malaki to. Sir, sirana. Pwede po ano, dahan-dahan lang para ma... Oo. Sayang naman. Ang dahan-dahan. tingnan natin. Forward na natin, ha. Yun. Inin na. Inakyat na. Di ba pwedeng ano muna? Tingnan natin kung saan dadalhin. Oh. Malaki nga yung poster. Ang laki oh. Yung pang nasa taas oh. Malaki. Alam nyo, ganito lang yan. Meron pong size na sinusunod. Dapat sumunod kayo sa size guideline. Ang laki oh. Parang billboard. Pagka nasa campaign period ka na, hindi na pwede yung mga ganyang kalalaki. Meron pong ano, tamang size lang. Ang laki oh. Tumatawag ka pa sa telepono. Magagawa niyan. Yan oh. Ang laki eh. Untita mo naman yan oh. Tapos ang haba pa. Tapos ito pang nasa taas. So inalisa rin natin nasa ilagan. Oo. Okay. Titigil na natin yan. Malalaki kasi talaga. So that's a violation. Ay, sa tingin ko pa lang ha. Kasi may inilatag lang ang size eh. Ang Comelec. Hindi kayo sumunod. Hindi nang babaklasin niya kung ano eh. Wala lang eh. Diba? O nananadya lang kayo. Pwede rin. Nananadya itong mga ito. Maglalagay ng malalaking poster. Tapos pagka binaklas, kukunan. At sasabihin, biktima. Okay, pa-victim. Pwedeng ganun din. Sasadyain din lang lagyan niya. Para tumawag ng atensyon. Ng, ano, pwede rin yun. Oh, whatever the circumstance is, hindi ganyan dapat kalakihan. Ang laki oh. Sintaas ng tao. Ito mo itong tao na sa hedge, sa ledge o. Oh. Halos sintaas siya to pag tumayo siya eh. Malaki siya. Ang alam ko, mas malaki yan. Hindi pwede yung ganyan kalaki pag campaign period na. Oh yeah, you can put alam mo yung malaking billboard. Pwede mong arkilahin niya. Pero provided na hindi pa campaign period, allow pa yon. Kahit sinilaki pa ng building yan, okay lang yon. Pero pag nasa campaign period ka na, eh hindi na pwede. May mga certain rules and guidelines na. Ayun. So pa-victim kayo ngayon. Eh obvious naman ang laki oh. Tingnan natin yung ano, guidelines ng ano ng Comelec sa posters. Okay, dito tayo. Dako na tayo dito kay ano. Yan. Dako na tayo dito kay Robin Padilla. So pinakalanan siya kanina ni Sara Duterte, Mayor Sara Duterte sa Ilocos Norte. As the 12 man sa kanyang Senate slate. Yun. So nakompleto na. So basahin natin itong balita ng Manila Times ni Catherine Valente. Ito, Vice Presidential Candidate Davao City Mayor Inday Sara Duterte Wednesday named actor Robin Padilla the 12th senatorial candidate. Yun na. So alongside, hold on ha, Duterte Carpio running mate presidential candidate by BBM made the announcement at the rally at the Paway, Ilocos Norte. Well, Robin Padilla is a known, of course, supporter of President Duterte. Ano? At meron pang mga ulul, pardon my French, ano? Ay, convicted yan eh. Ba't nakatakbo yan? Convicted yan oh. Convicted dyan ng crime, moral turpitude, ganang. Ang dami nilang kinukuda. Baka nakakalimutan ninyo, meron po siyang absolute pardon. Galing sa Pangulong Duterte. Okay, as if it's wala na siyang kaso. Absolute pardon. Matindi yun. Wala ka ng record, kaya nga siya nakakapunta ng Amerika o ano yung pabansa na hindi na siya pwedeng iban. Kasi absolute pardon na eh. Ano siyang record?
So as if it's hindi na siya hindi siya gumawa ng kasalanan. O as if it's wala siyang record talaga. Ano, mabubura na yung lahat ng record niya sa bilibid, wala na yun. Absolute pardon eh. Yan ang kapangyarihan ng isa sa mga kapangyarihan ng pangulo. Na walang sino man pwedeng mag-question. Kaya pwede siyang kumandidato. Okay. Okay. The actor supported and campaigned and yun, no? President Rodrigo Duterte at saka si Bongo. So active siya sa talaga sa mga Duterte, you know? And also baka Marcos din to. May mga interview yan, matagal na before pa tong pandemic na to. May mga pronouncement na yan, may mga statements na siya noon. Na yeah, Marcos, hindi naman siya maano, galit sa Marcos. As a matter of fact, ano, may pagkakataon pa pinagtatanggol niya si ano, si Ferdinand Senior. O at least yung Senior, di ba? Padilla had named one of the celebrities shortlisted by President Duterte. O nga, tama yun. So una yung pinili ni President Duterte para sa slate niya. Ngayon kasama na kay ano, kay Sara. So alongside kasama, so 12 yan eh. 12, Subiri, Gatchalian, Marcoleta, Gadon, Legarda, Estrada, Jingoy, Villar, Roque, Yodoro, Bautista at si Honasan. So 12 na sila. So yun. So inichepuera nila si Chisa Escudero, sino pa? I think JV Harris ito. Panelo. Well, Panelo is Santay Marcos, so hindi sasali yan. Ayun. So yeah, would I vote for Robin Padilla? Probably. Bakit? Kasi ano, bigyan natin ng ano, ng boses sa mga kapatid nating Muslim sa Senado. Yun lang pinakadahilan ko ba't ko siya iboboto. Ano, yung mga kapatid nating Muslim, dapat meron din silang representante sa Senado. As he stated dito sa kanyang speech, 1995 pa huling nagkaroon ng senador na Muslim sa Senado. So tagal na rin, 'di ba? So yeah, I would vote for Padilla for that reason. And on top of that, maganda rin yung kanyang sinabi nung nag-file siya ng COC. Ano? Isa sa kanyang mga platform ay ang well-being ng ating mga IP. Which is good. Ayos din sa akin yun. At paglinang sa mga kultura ng Pilipinas. O kultura ng Pilipino. So, yan. Well, artist siya eh. So, yeah. Nadali rin niya siya dun eh. Sa paglinang ng kultura. Maganda naman actually yung layo niya. And I firmly believe that yeah, with the him being Muslim, actually it's enough for me to, alam mo yung dahilan ko para boto ko siya, dahil kapatid nating Muslim, magkaroon tayo sa Senado. Yun na yun, enough na sa akin yun eh. Enough na yun. Oh, meron pa namang Muslim yata. Sino pa ang Muslim na nakandidato? Pero of course, dito tayo sa Uniteam kukuha. Diba? And of course, the Senate slate. Ewan ko sa inyo, pero ako meron ako hindi boboto rito. Okay, at meron din ako iboboto galing labas. Ano, gaya ni... I would vote for JV Ernst ito over Jingoy. I'm sorry. JV over Jingoy. Pinyol over Zubiri. Papaltan ko lang yung mga hindi ko iboboto rito. Well, I get you. Kung ikaw gusto mong bumoto na straight, it's up to you. But you know, kasi kung boboto mo itong mga tor, malalakas na to eh. So kailangan natin itaas yung mga hindi kilala. Ayan, sinagadon, Marcoleta. Kasi kung ipatuloy mo iboboto yung mga sikat, gaya ni Zubiri, name recall na yan, Gatchalian, Legarda, nasa survey na sila eh. Nandun na sila sa bilang eh. So wala sa survey sina Roque, sina well, si Villar nandoon. Wala sa survey yung ating mga gustong ipasok, mga kababayan. So we should heavily campaign at kung gusto nating
makapasok itong mga to, huwag na tayong bumoto ng mga luma. Kahit yung mga sa Uniteam na luma dyan. Kasi kahit hindi nyo ibote yan, mananalo yan eh. Totoo lang, rename recall lang yan eh. May mga dilawang boboto dyan kay Zubiri, kay Gatchal yan. Gatchal yan, ano ito eh. Political butterfly ito eh. Oh, si Zubiri, bibigyan ng award si Maria Reza. Ano ba naman yan? Si Jingoy, alam naman natin yan. Dap. Okay. Onasan, I might consider Onasan. But yeah, I siguro last na lang, last resort na lang siguro. Kung wala na akong mailagay, hindi mo kompleto, ba isa na lang kulang. Yung sama ko si Onasan, si Legarda, iku-consider ko si Legarda. Kahit dilawan 'yan. Si of course yung mga gusto natin, si Marcoleta, si Gadon, Roque, Gibo should be included in Villar as well. Yan. Importante 'to mga kababayan, mga senador, no? Kasi ito yung gagawa ng batas. Okay? Na makakatulong sa atin. Kasi kung hindi hawak ang legislative ng, of course, ng presidente, wala siyang impluensya dyan. Well, co-equal branch naman. But then again, yung mga kanyang mga kaalyado sa Senado, ang bahalang pumasa ng batas na gusto niyang isulong ng presidente. So, kailangan bumoto tayo ng wise, mga kababayan. Itong sina Jingoy, sina Legarda, yung Gatchal yan. Mananalo yan kahit di nyo boto, promise. Ano lang yan, name recall lang puhunan ng mga yan eh. Tingnan nyo yung survey, pag-aralan ninyo. Pag nandun na sila sa survey, huwag nyo na silang iboto. Ay, kung balak nyo, kung makazubiri kayo, Gatchal yan, huwag nyo na lang silang iboto kasi nasa survey na sila eh. Nandun na sila, ang iboto nyo yung wala sa survey. Roque, yan, Gadon, Villar. Diba? Ganun ang technique. Tinuro na yan actually ni Attorney Trixie. At siya, hindi, tsaka ni Attorney Glenn Chong. Pag nasa survey na yung mga kandidato, yun nang iboto kasi lalo lang silang dumadaming boto. Lalo silang lalayo. Kahit din nyo iboto yung mananalo yung maraming boboto sa kanilang mga dilawan eh. At saka ibang political ano din. Iba ang politika. So yun. So update lang tayo guys, quick reaction lang tayo sa nangyari. Ang daming ganap ngayon, pero ito lang pumuko sa aking atensyon. Ito bago tayo magtapos ano ngayong araw. Robin Padilla, Uniteam Senator na. At yung mga bakla sa poster for tarpaulin, magiging issue yan sigurado. Abangan natin, sasabog yan. So yun. That's it for today. Thank you guys for watching. If you did like the video, subscribe, comment, like. Safe. God bless. Peace.